si Teacher Mel. Kumusta naman kayo? Kung akong tatanungin yun, sobrang masaya ako ngayon na kayo ay akin na kasama ngayon sa araw na to. Higit sa lahat, sobrang akong excited na magbahagi ng kwento tungkol sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Pero bago ang lahat, nais ko munang iupo natin ang ating ulo para sa maikling panalangin. Tayo ay manalangin. Papuri at pasasalamat ang mga aming pong binabalik sa inyo sa mga biyaya na inyong pinagkakaloob sa lahat sa buhay na mayroon po kami tinatamasa ngayon. Maraming maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan! Maraming salamat po! Bago ako magpatuloy sa aking kwento tungkol sa paglalang ng mundo, may dalawa akong katanungan sa inyo. Naniniwala ba kayo na ang mundo ay nanggaling sa isang Big Bang Theory? Kayo ba'y naniniwala na nanggaling kayo sa isang unggoy? Of course, hindi. Ako rin, hindi. Pero meron ako isang kwento sa inyo na mayroong isang malakas at makapangyarihan na siyang lumikha at lumalang ng ating mundo. Kaya, kunin natin ang ating pananakusulatan at buksan natin ito sa Genesis 1 verse 1. Ang sabi, in the beginning, God created the heaven and the earth. Yes, mga bata! Kung mapapansin natin, ang mundo noong unang panahon ay wala itong hugis. Wala akong makikita ng kahit ano. Walang puno, bulaklak, halaman, at syempre, mga tao. Kundi, ang makikita mo lang ay kadiliman. Kaya, bumikha ang Panginoon ng mga puno, halaman, bulaklak, hayop, at syempre, ikaw at ako. Ngayong alam niyo na hindi tayo nanggaling sa isang unggoy, ano ang pakiramdam niyo? Kayo ba'y masaya? Siyempre! Kung masaya, kung akong tatanungin niyo, lubos akong nagpapasalamat na ngayon alam ko na mayroong isang lumalang sa akin. Yun ang Panginoong Kristo. Exodus 20 verse 11. Sa loob lamang ng 6 na araw, nilikha ng Panginoong Hesus ang ating mundo. At lahat ng makikita sa ating kapaligiran, mga puno, halaman, bulaklak, at syempre, ikaw at ako ay kasama na doon sa paglalang ng ating Panginoong Hesus. Sa unang araw, nilikha ng Panginoong Hesus ang liwanag. Bakit sa tingin niyo unang nilikha ng Panginoong Hesus ang liwanag? Ngayon, nakikita niyo po ba ako? Siyempre hindi, dahil madilim. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. At ang liwanag, ito ay tinawag niyang araw. Samantalang, ang kadiliman, kanya itong tinawag na gabi. At sa pangalawang araw, nilikha ng Panginoong Hesus ang kalawakan. Sinabi ng Panginoong Hesus, magkaroon ng kalawakan at nagkaroon ng kalawakan. At hiniwalay niya ang tubig sa kalawakan at ang tubig sa kalawakan sa ibabaw at sa himpapawid. At nangyari nga ito. At sa pangatlo, hinayaan ang Panginoon Hesus na magtipon-tipon ang tubig at hinayaan niyang lumitaw ang lupa at nangyari nga ito. At sinabi rin ng Panginoong Hesus na hayaan na sumibol ang iba't ibang uri ng mga halaman ayon sa kaniyang binhi. At nangyari nga ito, at nagkaroon ng iba't ibang puno, halaman, bulaklak, at mga prutas. At sa pang-apat, nagkaroon ng liwanag. Ngunit, kahit ito ay mayroon ng liwanag, lumikha pa rin ang Panginoong Hesus ng dalawang tanglaw. Ang isang tanglaw, ito ay nagsisilbing liwanag sa araw.
At ang pangalawang tanglaw, ito ay nagsisilbing araw sa gabi. Kaya kahit gabi, ay meron pa rin tayong liwanag, na makikita. Ngunit napansin ng Panginoong Hesus na sobrang tahimik ng daigdig. Wala man lang kahit anong maririnig, mga uni ng ibon, alon sa dagat, o hangin na maririnig. Kaya, sinabi ng Panginoong Hesus sa Genesis 1 verse 20 na hayaan na magkaroon ng iba't ibang uri ng hayop sa karagatan. At nangyari na ito, nagkaroon ng iba't ibang uri ng hayop sa karagatan. Mayroong maliliit, malalaki, at ganoon na rin sa himpapawid. Nagkaroon ng iba't ibang uri ng ibon. Mayroong mga ganda, maliliit, malalaki, at iba't ibang kulay. At napansin ito ng Panginoong Hesus na ang kanyang nilikha ay napakabuti at napakaganda. Ngunit, meron siyang napansin. Tama, mga hayop at tao. Kaya sa ika-anim na araw, nilikha ng Panginoong Hesus ang mga iba't ibang uri ng mga hayop na iba't ibang uri ng hayop. Mayroong malalaki, maliliit, mayroong aso, pusa, karabaw, at iba't ibang uri ng hayop na inyong makikita sa inyong kapaligiran. At pagkatapos nilikha ng Panginoong Hesus ang lahat ng makikita sa ating kapaligiran, mga puno, bulaklak, halaman, mga hayop, at lahat-lahat, siyempre kasama ikaw at ako, siya ay nagpahinga. At kanya itong dinet. At ang panghuli, kumuha ang Panginoong Hesus ng alikabok. At kanya itong hinugis na kanyang kawangis. At kanya itong hiningahan. At nagkaroon ng buhay. At yun ay tinawag niya Adan. Yun ang unang-unang tao dito. Ngunit, napansin ng Panginoong Hesus na si Adan ay malungkot. Kaya ang ginawa ng Panginoong Hesus, pinatulog niya si Adan. At habang natutulog si Adan, kumuha siya ng isang tadyang sa tagiliran ni Adan. At ginawa niya itong babae. At ang babae, tinawag niya Eva. At sila ang unang-unang tao sa mundong ito. Sila rin ang unang mag-asawa sa mundong ito. Ngayon, mga bata, masaya ba kayo na alam niyo na kayo ay hindi nanggaling sa isang unggoy, kundi mayroong isang makapangyarihan malakas na lumalang sa atin. Yun ang Panginoong Hesukristo. At pagkatapos nilikha ng Panginoong Hesus ang lahat ng makikita sa ating kapaligiran, mga puno, bulaklak, halaman, mga hayop, at lahat-lahat, siyempre kasama ikaw at ako, siya ay nagpahinga. At kanya itong kaya mga bata, kung mapapansin nyo, bago tayo nilalang ng ating Panginoong Hesus, kanya munang inihanda. Nung lumikha siya ng puno, halaman, bulaklak, at iba't ibang uri ng hayop na ating makikita sa ating paligid. Ganun kabuti ang ating Panginoong Hesus. Kaya lagi nating babasahin ang ating banal na kasulatan para hindi na tayo maliligaw kung mayroong magsasabi sa atin na ikaw nanggaling ka sa isang unggoy. Huwag niyong paniniwalaan. O di kaya ang ating mundo nanggaling sa isang Big Bang Theory. Huwag niyong paniniwalaan. Ang sabihin niyo
mayroong lumikha sa atin, yun ang ating Panginoong Jesus. Ano nga ulit ang ating memory verse? Sige nga. Tama. In the beginning, God created the heaven and the earth. Mayroon akong ininyahan na isang bisita na siyang maghahandog ng awit. Salamat sa inyong panunod. At dahil sumuling, iyo po ang ating ulo para sa panalangin. Ama namin Diyos na nasa langit, muli binabalik namin ang pag-uri at pasasalamat din sa lahat sa pagdalang niyo po sa amin. Maraming maraming pong salamat, Ama, na lagi ko kayong nariyan. At lagi niyo po kami pinagbabayan. At maraming pong salamat, Ama, sa mga puno, ilaman, mga hayop na hindi pong nilikha at hindi sa lahat hindi pong pagdala sa amin. Wala ang